Hello, good day mga boss, Chelet ng DIY Creeps. So ngayon, magkakaroon na tayo ng continuation ng installation natin ng head unit, ano. So, nalagpasan na natin yung pinakamahirap na part doon, which is yung doon sa steering wheel control. Mahirap siya in a sense na wala namang manual na pinadala sa atin. So, inaral talaga muna natin yung wiring hanggang magkaroon tayo ng control na doon sa ating steering wheel, ano. So, nagawa na rin natin ang video yon. So, ang hindi na lang natin nagagawa dito sa ating head unit is yung may kabit yung 360 camera. Yan. Hinuli ko yung 360 camera kasi mahirap din siya. Pero hindi dahil sa hindi natin alam yung wiring. Madali lang i-wiring yon. Ang pinaka mahirap lang dito is ang dami mong babaklasin na panel, no. Yung dito pa lang sa may side mirror eh. Pag mag-install ka ng camera dyan, napakaraming panel mo na natatanggalin. Tapos, pag mag-install ka pa nung camera doon sa bumper, automatic yun, babaklasin mo rin yung bumper. Tapos yung sa rear bumper, syempre, babaklasin mo rin yung rear bumper. Yan. So, dito sa video na to, ang i-install muna natin is yung camera sa may side mirror. Yan. Paghiwalayin natin yung sa front and rear versus dun sa dalawang side mirror. Yan. Kasi yung sa side mirror pa lang, matagal ng step yan. So, mahababang video. Pero yung sa front at saka sa rear bumper natin, pagsasamahin na natin yon. So, meron pa tayong dalawang video na inaantayan. No? Ngayon, ang gagawin muna natin is yung installation dun sa dalawang side mirror. So, simulan na natin tong video na to. Yan, di ba ang kailangan yung tanggalin ngayon? Ito yung pinaka panel dito sa pinto. Yan, meron akong separate video niyan, no? Ginawa ko na ng video dati yan kung paano yan tatanggalin. Kailangan yung tanggalin yan kasi medyo magpagapang nung wire, no? Kung maalala nyo, yung head unit natin, merong apat na wire yan, papunta sa harap, papunta sa likod, papunta dito sa may right, may papunta sa left. Yan. So kagaya nito, yung papunta dito sa may right, yung pinaka wire extension ng camera natin, dito ko muna nilagay. Yan. Pero ibabagsak natin yan, papagapangin natin sa pinto hanggang makapunta doon sa may right na side mirror natin. Ito naman yung pinagapan ko, nandito yan, nakatago. Ayan, nandito sa ating, ayun siya, yan. Diyan ko muna nilagay, saka ko na yung papagapangin mamaya. Ang kailangan nyo munang gawin, tanggalin muna yung side mirror kasi magbubutas tayo ng side mirror. Yung ilalim lang, no, hindi natin bubutasin yung mismo salamin. Eh, di ba sagyan? Yan. So, meron ang video kung paano baklasin to. Kailangan nyo munang baklasin to. Yan. So, panoorin nyo na lang. Matagal ko na nagawa yung video na yun. Hanapin nyo sa video list natin. After nun, kailangan nyo tanggalin to. Ito ay hinihila lang. Yun. Hindi na nga halos hinila. Tinapik ko lang. Matanggal na. Yan. So, ito yun. Yan. Sa dalawa, tatlo. Parang tatlo lang yung nag-hold sa kanya. So, pagka natanggal niya yan, tanggalin niyo na tong sakit dito. Kasi hugutin niyo yung side mirror. Ito. Need yung tanggalin. Sakit type lang naman to. Mamaya natin to tanggalin. Pero tanggalin niyo yan. Tapos, meron kayo ditong screw. Sa dalawa, yan. Tapos, tignan natin, no, kung kaya na natin tanggalin yung pinaka side mirror. Pero tatanggalin ko na itong dalawang screw. Hindi ko napapakita sa inyo. Yan. Di bali, natanggal ko na yung dalawang screw. Isa dito. Tapos yung nandito sa ilalim. Meron pa palang isang screw nandito sa labas. Nagtatago. Yan, dito. Yan. Ayun, no, may butas. So pagka natanggal nyo yun, pwede nyo nang hugutin yung side mirror nyo. Huwag kayong matakot na pagka natanggal yung screw, malalaglag, no? Merong panlock yan, no? Pero removable na yung pinaka side mirror natin. So tatanggalin ko na yan. Tapos i-ready na natin para sa pagbubutas. Ito na, natanggal na natin yung pinaka side mirror. Di bale ito, nakasabit to. Yan. Doon sa butas kayo, hindi basta-basta malalaglag yung pinaka side mirror nyo. Pero syempre, mas maganda kung meron pa rin nag-aalalay, no? Napagka tinanggal yung mga screw, meron nakahawak doon sa kabila para sure kayong hindi malalaglag. Pero ito, nakasuksok naman to doon sa butas, so hindi basta-basta malalaglag yan. Tapos, ang gawin nyo na ngayon, yung wire na pinagapang natin, no, yung wire extension, ito. Ako kasi dito ko muna siya tinago. Itong mga wire extension, yung papunta dito sa may left side, pagapangin nyo na. Dito, hindi nyo tanggalin to.
Meron na rin akong video, no, kung paano magtatanggal ng mga ganitong panel. Tanggalin niya yan, tapos meron kayong makikitang host dyan. Yun, no. Ito. Ito. Dyan yung papadaanin yung pinaka-cable. Tapos, ang labas niyan, dito. Yan. Ninyo ang silahin to. Yan. Dito nyo kukuhain yung cable sa ilalim. Sa may butas. Basta ninyong padaanin doon sa host na nandun, sa gilid. Ito. Itong tinuturo ko. May host dyan. Hindi ko lang masyadong mabukas kasi nga, nasa parking tayo. Ayan o. Di kita na doon sa katabi. Ayan. Takip ko muna yan. Kasi nakuha naman na natin yung side mirror. After nyong pagapangin to, yan, palabas dito. Dito na natin papalabasin yung karugtong, yung sa may camera na yan. So, dito na yan sa side mirror natin. Magbubutas na tayo dito mamaya. Di ba, ito na yung side mirror natin, no? Hindi nyo munang tanggalin to. Para at least makakilos-kilos kayo. Pero ang pinaka-main nyo talagang kailangan tanggalin dyan yung mahirap ito. Yan. Pero, ito muna yung tanggalin nyo. Gawin nyo, sungkitin nyo lang yung ilalim. Ito. Yan. Tapos, pwede nyo na siyang iangat. Tuloy, nagawa na ako ng video na ito before kung paano ito tanggalin. Yun, medyo mahirap. Pag isang kamay lang. Basta simulan nyo sa ilalim pa angat dapat. So, tanggalin ko na muna, no? Ito na, natanggal na natin yung pinaka-mirror. Yan. Ito yan. Yan. Kung mapapansin nyo, no, ito kasi nakahook yan dito sa taas. Tapos, ito naman, parang nakaklip lang dito sa baba. Ayan. Kaya dapat dito nyo sa ibaba sisimulan. Hilayin nyo pataas. Ngayon, sige, try natin na hindi natanggalin itong nandito. Ito. Kasi ang hirap nito tanggalin. Try natin kung mapapagapang natin yung wire nang hindi tinatanggal to. Gawin nyo muna. Tanggalin nyo muna yung tatlong screw sa dalawa tas tatlo. Yan. So, tanggalin ko na muna, no? Di ba, ito na, natanggal ko na yung tatlong tornilyo. So, maiaangat nyo na to. Ngayon, ang gawin nyo naman, need nyo na muna butasan yung paglalagyan ng pinaka-camera. So, dapat, wala mga tatamaan na ibang plastic sa loob at hindi rin ma... haharangan itong paggalaw ng ating side mirror control. Dito ko na lang siya bubutasan. May kasama naman na pambutas yung nabili natin na head unit para sukat talaga yung butas doon sa kasamang camera. So, dito ako magbubutas. Yan. Kung gusto nyo, dito kayo. Pwede naman. Pero ako dito na lang. Ito, dahil natanggal na natin yung screw na ito, yan, may gagalaw nyo na yan. Tapos dito tayo magpapagapang nung wire. Palabasin natin dito, tapos isusuot ulit dito. Yan. So, butasan ko na muna ito, no, para makita nyo kung ano yung magiging itsura pagka may butas na. Ito na, nabutasan na natin yung ilalim. Yan. So, kung makikita nyo, no, dito banda yung butas, pero malayo pa siya dito sa kulay puti. So, hindi siya aabutin basta-basta. Ang gagawin nyo na ngayon, kuhain nyo na yung rubber na kasama. Yan. Ang ginamit kong rubber, yung pantay lang. Yan. Meron kasi yung parang medyo naka-slant. Ito, naka-slant. Siguro, ito, para to sa mga side mirror na medyo curvy yung ilalim. Ito kasing sa Wigo, flat naman yan eh. Medyo pantay naman yan. So, ang gagamitin ko na lang yung flat. So, ikakabit nyo to, tapos ikabit nyo na rin yung pinaka-camera. Ito na, no. Nakabit na natin yung camera sa ilalim. Tapos, ito yung wire. Yun. Kaya natin to tinanggal. Kasi papagapangin nyo sa ilalim eh. Yan. Susundan nyo lang yung wire. Yan. Yan no. Dito dumaan yung wire. Yan. Sinundan ko lang din. Tapos dito na siya lumabas.
Ayan. Ayan. Diyan na silang dalawa. Ang gagawin nyo ngayon, yung wire netong pinaka-camera natin, ipapasok nyo rin dito. Ayan. Papatagusin nyo. Para madalian kayo, need nyo yung tanggalin yung tatlong screw sa ilalim para lalabas na yung wire. Tapos ngayon, papuntahin nyo yung wire papunta dito. Yan, para dalawa na silang nandito. Ayan lang, susundan nyo lang tong wire na to. Di bali, ito na. Makabitan natin yung camera. Napag-apok na natin yung wire. Yun, to. Yan, papunta dito hanggang pumunta dito. Yan. Bali, ito na sila. Di bali, kabit nyo na lang yung salamin. Tapos balik nyo na to doon sa sasakyan. Ang gagawin nyo na lang ngayon, kakabit nyo na lang yung wire extension dito. Yan. Tapos tuturo ko na lang sa inyo kung sa inyo ikakabit yung trigger. Ito na, no? Nakabit na natin yung side mirror. Yan. Tapos dito na lumabas yung pinaka-wire natin. Tapos yung i-connect natin dito na wire extension. Hindi ko pa pinapagapang. Andito pa eh. Gabi na kasi. So, hanapin muna natin kung saan natin itatap yung pinaka-trigger. So, may trigger kasi yan, ano. Kung mapapansin nyo, meron niyang wire. Yan. So, ito, kailangan itap nyo ito sa signal light. So, yung side mirror kasi natin, no, may ilaw yan. Good as signal light din yan. So, dyan na lang yung hanapin natin. Nandito lang din naman yan sa connection na to. Kasi, syempre, kung may ilaw dyan, most likely may nag-supply. Yan, dito. So, ang gawin nyo lang, yung test light nyo, yan, yung other end, lagay nyo lang sa ground. Tapos ito, hanapin natin yung positive. Ang gawin nyo, signal kayo, no? Yan. So, kung mapapansin nyo, may ilaw na yon, hanapin natin yung may positive supply. Yung iilaw dapat yung ating test light. So, wala. Yung kulay pink, testing natin. Ayun, yung kulay pink. Doon tayo sa kulay pink mag-tatap. Tignan natin yung iba. Wala nang iilaw dapat dyan. Itong red na may stripes, wala na rin. Itong violet, yan. Tignan nyo yung hindi nailaw. Yung gray, testing natin. Gray ba ito puti? Tignan nyo, hindi na siya nailaw. Yan. Pero pagka sa pink, yan. So, yung pink yung pinaka-signal light natin. Doon tayo magtatap. Itong pinaka-trigger wire, yan, doon natin itatap. Para every time na magsisignal kayo, magre-reflect siya doon sa ating head unit. So, dahil alam na natin yung trigger wire, pwede na natin pagapangin to, tapos doon tayo magtatap. Tapos, itong other end nito, syempre, kakabit nyo dito sa ating camera. Ito na, no, napagapang na natin yung wire. Pinadaan natin dito yung wire, oh. Yan, dyan sa butas na yan. Tapos, meron tube yan. Papadaanin nyo dun sa may tube. Ang labas yan, dito na sa loob ng pinto. Yan. Tapos yan, nilagyan ko na lang ng wire tube or wire cover. Yan. Para at least safe siya. Nagpagapang na rin ako na ibang wire, no? Kasi meron pa akong iniisip na project dito. Plano ko kasing gawin retractable na yung side mirror, yung tumutupi na. Yan. So, nagpagapang na rin ako ng wire para at least hindi na ako magpapagapang ulit. Total, nagpagapang na ako. Sinabay ko na siya. Tapos, ito yung pinaka-wire natin. Yan. Kinonekta ko na sila, tapos nilagyan ko na electrical tape para hindi mahuhugot. Yan. Tapos, yung trigger wire, kinonek ko na rin doon sa signal light na nandito sa socket na to. Yan. So, itong side na to, okay na to. So, testing natin, no? Umikot pa nga. Yan. So, kung makikita nyo, yung side na to, yan, ang kakaliwa ko, kakanan ko pala, yan. So, okay na siya. Gumagana na siya. Yan. So, front ulit.
Yan, ang pinaka-default niya front. Kung makikita niya, no, gabi na. Yan, gabi na sa taas. Pero yung kuha ng camera natin, malinaw pa din. Yan, so signal ulit tayo sa kanan. Yan, so makikita niyo, no, yan. Ang nakikita niya is yung katabing sasakyan. Yan, no. Yung cover. Pabalik na ulit yan dun sa front cam. Yan. So, ganun lang magkabit nung sa camera dito sa ating side mirror, no? Yung sa kaliwa, hindi ko napapakita sa inyo. Pero, same process din naman. Ayan, ano. Tapos, ikakabit ko na yung mga pinto. Yan. Tapos, sikaswing ko na rin yung dun sa kabilang side. Dito. Kasi hindi ko pa nakakabit. Yan. Tapos, che-check na natin siya nung pambuuan pagka nakabit na talaga lahat. So, tapusin na muna natin tong video na to, no? Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.